can believe. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kasalanan ng mundo. Siya ay walang iba kundi ang bugtong na anak ng Diyos na si Jesus. 2,000 taon na ang nakakalipas. Alam mo bang ilan sa mga bagay na ginamit ni Jesus ay naririto pa din sa ating mundo at nananatiling nakapreserve hanggang ngayon? Isang patunay na siya ay totoo at minsan na nating nakasama dito sa lupang ating ginagalawan. Kaya sa videong ito ay samahan niyo ako hanggang dulo dahil ating tatalakayin ang 10 banal na relics na may kaugnayan kay Jesucristo. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga future uploads ko. Maraming salamat po! Number 10. Shroud of Turin. Ang Shroud of Turin, o kilala sa ibang katawagan kagaya ng The Holy Shroud, Sindone di Torino o Sacra Sindone, ay ang telang pinaniniwala ang ipinangbalot kay Jesus noong matapos siyang ipako sa krus at dalhin sa kanyang libingan. Kung ito'y pagmamasdan ng ating naked eye, ay parang walang kakaiba dito. Ngunit kapag ito ay ginamitan na ng negative o black and white, dito nalilitaw ang isang tila mukha ng isang lalaki na pinaniniwala ang mukha ni Jesucristo. Batay sa carbon dating na ginawa ng mga dalubhasa noong 1988, napag-alaman na ang nasabing relic ay mula pa sa Middle Ages. Sa kasalukuyan, ang Shroud of Turin ay nasa pangangalaga ng Royal Chapel Cathedral sa Turin, Northern Italy, sa bisa ng basbas ni Pope Pius XII noong 1958. Gayunpaman, ang authenticity ng nasabing relic ay nananatiling isang malaking debate sa pagitan ng simbahan at siyensya. Number 9. The Holy Lance. Ang Holy Lance, o kilala sa ibang tawag na The Spear of Destiny o Lance of Longinus, ay isang bakal na sibat na matatanda ang ginamit ng kawal na si Longinus para tusukin ang tadyang ni Jesus noong siya ay ipinako sa krus sa lupain ng Golgota. 2 popular na bersyon ng Holy Lance ang lumitaw. Isa dito ay nasa ilalim ng dome ng St. Peter's Basilica. Ngunit naging tikom naman ang bibig ng simbahan patungkol sa authenticity ng nasabing lance na kanilang itinatago. Ang pangalawang Holy Lance na masasabi kong mas malapit sa aking puso at maaaring siyang tunay ay ang Holy Lance na nasa Vienna. Ito ay nakadisplay sa Hofburg Palace sa Vienna, Austria at nakabalot sa ginto. Ang spear ay nahati sa dalawa at di umano na wala noong around 615 AD. Ayon din sa ibang claims, ang isa sa mga pako na ginamit kay Jesus sa krus ay nasa loob ng nasabing Holy Lance. Number 8. Veil of Veronica. Ang veil o belo ay isang piraso ng tela na pinaniniwala ang ginamit ni Saint Veronica para punasan ang pawis at dugo sa katawan ni Jesus. Sinasabi din na ang aparisyon ng mukha ni Jesus ay nagmarka sa belo at hindi na ito nawala simula noon. Pinaniniwalaan din na ang nasabing belo ay mapaghimala at di umano, ito ay nakakagaling ng kahit anong karamdaman, nakakapagpagaling ng mga bulag, nakakapawi ng uhaw, at nakakabuhay di umano ng mga patay. Ang nasabing belo ay nakadisplay sa Roma noong 13th hanggang 15th century. Ngunit ayon sa tala ng mga historians, ang belo di umano ay winasak sa Rome noong 1527. Ayon naman sa bersyon ng iba, ito ay nasa lihim na pangangalaga ng Vatican. Number 7. Crown of Thorns. Isa sa pinakatumatak na relic sa ating mga Kristiyano ay ang koronang tinik na makikitang ipinatong sa ulo ni Jesus
Noong siya ay nakabitin sa krus, ito ay ginamit para kutsain at yurakan ang kanyang pagkatao sa kadahilanang siya ang Mesaya at ang anak ng Diyos. Ang koronang tinik na ito ay mayroong tinatantiyang 70 to 80 thorns o tinik. Ang relic na ito ay dating nasa Notre Dame Cathedral sa Paris at idinidisplay tuwing unang Biyernes ng kada buwan at tuwing Lenten season. Subalit noong April 2019, ito ay sinagip mula sa sunog na sumiklab sa Notre Dame Cathedral. Sa ngayon, ito ay kasalukuyang makikita sa Louvre Museum sa Paris, France. Ilan sa piraso ng Crown of Thorns ay di umano matatagpuan sa Belgium, Italy, Germany, Spain at United Kingdom. Number 6, the Holy Nails. Ang Holy Nails ay ang pinaniniwala ang mga pako na ginamit kay Jesus noong siya ay ibitin sa krus. Ngunit sa tagal ng panahon, hindi matiyak ng mga historians kung saan at nakanino ang mga totoong Holy Nails. Ayon sa alamat, hiniling ni Constantine the Great sa kanyang ina na si Helena na magtungo sa Jerusalem para hanapin ang krus ni Jesucristo. At hindi naman nabigo ito sa kanyang misyon, dahil nagawa niyang makuha ang fragment of true cross na siyang naglalaman ng mga nasabing pako. Sinasabing ang isang piraso ng Holy Nails ay kanyang inilagay sa baluti ng kanyang anak upang protektahan siya nito sa lahat ng kanyang magiging laban. Ang ibang piraso ng Holy Nails ay sinasabing inilagay din sa Crown of Lombardy. Matatandaang ang isang piraso ng Holy Nails ay inilagay din sa natitirang piraso ng Holy Lands na makikita sa Vienna, Austria. Ayon din sa bersyon ni Socrates, sinasabi niyang ang dalawang Holy Nails ay itinapon di umano sa Adriatic Sea. Number 5, the Holy Robe. Ang Holy Robe o kilala din sa ibang katawagan kagaya ng the Holy Tunic, Seamless Robe of Jesus o Chiton of the Lord ay siyang damit na ipinasuot kay Jesus bago siya ipako sa krus. Ayon sa paniniwala, ang Holy Robe ay nananatiling nakapreserve sa isa sa pinakakilalang mga simbahan sa Europa sa panahong ito. Ayon sa legend, ang ina ni Constantine the Great na si Helena ay siya ding nakadiskubre ng Holy Robe kasama ng iba pang relics noong siya ay nagtungo sa Jerusalem taong 327 to 328 AD. Ilan sa mga claims ay nagsasabing ito ay nasa kustodiya ng High Cathedral of St. Peter sa Trier, Germany. Huli itong ipinasilip sa publiko noong taong 2006 at ito ay dinagsan ng lampas 700,000 na katao. Una itong ipinasilip noong 1959 at 1933 sa Trier, Germany. Number 4, Blood of Christ. Ang relic na ito ay minsan nang naging inspirasyon at na-feature sa horror movie na The Nun bilang isang makapangyarihang relic na ginamit upang palayasin ang demonic spirit na si Vala. Sa totoong buhay, ang Blood of Christ ay totoong nage-exist dito sa ating mundo. Ito ay makikita sa Basilica of the Holy Blood, isang Roman Catholic basilica na makikita sa Bruges, Belgium. Ayon sa legend, si Joseph of Arimathea na siyang responsable sa paglibing kay Jesus ay gumamit ng tela para punasan ang dugo ang katawan ni Jesus bago ito ihatid sa kanyang himlayan. Ang ginamit na tela na basang-basa sa dugo ni Jesus ay kanyang diumanong itinago at dinala naman ni Thierry of Alsace sa Holy Land matapos ang 12th century Second Crusade. Ang sagradong relic na ito ay ipinaparada sa tuwing Ascension Day o Holy Thursday tuwing buwan ng Mayo sa Bruges, Belgium. Number 3, Holy Grail. Ang Holy Grail ay isa sa pinakakontrobersyal at pinag-uusapang relic na may kaugnayan sa buhay ni Jesucristo. Ayon sa ibang claims, ang Holy Grail ay di umano ang kupita na kung saan uminom si Jesus kasama ang kanyang 12 apostoles sa tinatawag na The Last Supper o ang huling hapunan bago siya pagtaksilan ni Judas na nagsanhi ng pagtugis at pagbitay sa kanya. Ang Holy Grail ay pinaniniwala ang mayroong mapaghimalang kapangyarihan na sino mang iinom dito
ay magkakaroon ng hindi matatawarang kabataan at mapawi nito ang anumang sakit. Samantala, noong 2014, dalawang Spanish researcher ang nagsabi na natagpuan nila ang Holy Grail at ito ay di umano itinatago ng Basilica of San Isidro sa northern Spanish city ng Leon. Number 2, the True Cross. Napakasimbolik ng relic na ito dahil ito ang isa sa simbolo ng Kristyanismo, ang krus. Ang True Cross ay ang mga natirang piraso ng krus na siyang pinagpakuan kay Hesukristo na hanggang ngayon ay pinakaiingatan ng mga simbahang nag-aalaga dito. Kung babalikan ang kwento, kasama ang True Cross sa nadiskubre ng ina ni Emperor Constantine na si Helena noong inutusan niya ito sa Jerusalem taong 326 to 328 AD para hanapin ang mga relics ni Jesus. Isa sa mga piraso ng True Cross ay matatandaang itinago sa Roma, samantalang ang iba ay di umano na sa Israel, Spain at Belgium. Lahat ng mga pirasong ito ay sinasabing nagmula lahat sa Constantinople kung saan ang True Cross ay iniuwi ni Helena sa kanyang anak na si Emperor Constantine. Number 1, Scala Sancta. Ang Scala Sancta o The Holy Stairs ang sinasabing hagdan na kung saan si Jesus ay naglakad dito noong siya ay linilitis. Ito ngayon ay makikita sa Rome, Italy. Ito ay mayroong 28 na marble steps. Ang relic na ito ay isa din sa mga mahalagang relic na iniuwi ni Helena, ina ni Emperor Constantine sa Constantinople. Taon-taon, ang Scala Sancta ay dinadayo ng mga deboto sa iba't ibang panig ng mundo. Inaakyat nila ang taas ng nasabing hagdan ng nakaluhod bilang simbolo ng kanilang penitensya at taimtim na paghingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Ikaw, kaibigan, kailan mo huling hiningi ang pagpapatawad mula kay Jesus? Sana ay nagustuhan ninyo ang video natin ngayon. At kung nais mo pa ng iba pang content tungkol sa iba pang mga paksa, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon. This is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.